Break, break, any station, come in. Yung banger po, go ahead, 11 call sign, sir. Thank you, sir. This is 481 EMQ po. This is EMQ from Amadeo Station, over. Roger that, acknowledge. This is Alpha Lima, Cavite Station on mobile. Thank you, sir, for accepting the break. Sir, can you give me update lang sa location mo, weather, and working condition mo? Roger that, acknowledge. So now, kay, ako po ay naka on mobile, stationary mobile here in Cavite City Public Market. And then, sa ngayon, sobrang init po ng ating weather condition ngayon dito. Napakataas ng humidity level. And working condition ko po is Motorola GM300 with power output of 45 watts. And then, super gainer antenna. Over. Magandang hapon mga katry at welcome sa ating show. Ito po uli ang inyong host, si EMQ. At welcome sa Try to Contact. Well, bago tayo magsimula, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta at mga nanood ng mga nakaraang linggo. Grabe ha, ang dami nagme-message, ang dami nagpi-PM sa akin, ang dami nagre-request kung ano ang mga gustong i-feature dito sa ating show. Kaya naman, kung hindi pa kayo nagme-message, like na kayo sa TryPH Media at panoorin nyo na lahat ng mga shows at lalong-lalo na syempre yung ating Try to Contact tuwing Sabado ng alas 3 ng hapon. Meron ba kayong gustong i-feature namin o meron ba kayong gustong katanungan? Message na! Aabangan ko para i-feature namin dito sa ating show. Ngayong hapon, exciting ang ating gagawin. Sa tulong ng ating mga kasama, kukontakt tayo ng mga ibang stations. O di ba? Exciting yun? Kukontakt tayo ng mga malalapit na station at saka mga medyo malayo ng mga stations. At pagkatapos nito, pag-uusapan natin ng konti kung ano bang mga klase ng radyo ang dapat i-consider ninyo kung may plano kayong kumuha. Meron tayong bisita na sasagot sa atin ito. Excited na ba kayong mag-start? Well, simulan muna natin sa ating segment na Try to Contact. Sa segment na ito, kukontakt tayo ng iba't ibang mga stations. Una, dito muna tayo sa malapit. Dito muna tayo sa Cavite. Panoorin natin ang pag-uusap ng aking dalawang kasama sa show na ito, si Alpha Lima at saka si Alpha Romeo. Panoorin natin. Romeo, Alpha Lima. Go, go, Alpha Lima. This is Alpha Romeo. Good evening. Likewise, good evening, Alpha Romeo. This is Alpha Lima. Anong kamusta ba dyan? Ayun, ayun. Oscar Kilo naman at nagpa-fine tuning lang ako ng radio at saka ng antena. Alam mo naman eh, di yung nag-aapit natin dito. Medyo busy rin eh, maghapon. Roger. Bakit? Ano nangyari sa setup mo? Ah, well naman. Nag-radio check din ako dun sa mga tao natin. Kasi alam mo, ito ginagamit ko sa business. Video para kasi Oscar Kilo naman yung mga tao para kung saan lang sila nagpupunta pag-shout ko sa kanila. Eh, makukopya ko kagad sila alam mo ginagamit ko sa negosyo para kasi mas madali sila makontak ng mga staff natin. Tento Roma naman yan nga pala ginagamit mo. Importante dyan ano, importante ang receive at saka ang transmit pagdating dyan, lalo ginagamit mo sa business yung communication. Anyway, may iba ako nga pala, naalala ko kahapon tayo ko yung signal number 1 tayo ng Baguio. Ayun, buti na bangit mo. Nung mga bandang siguro mga alas 5, bumuhos yung ulan dito sa location namin. At ano, ibang mga area rito sa amin, mga hanggang 20 na yung ano, yung tubig. Kaya medyo nag-worry din yung mga nasa paligid namin. Kasi sa baba ng double 9, may tubig nga. Kaya siguro naisip ko, hindi titigil ang ulan. Diretso yung taas ng tubig. Buti na lang, mga bandang past 6 or before 7, medyo tumila na. Kaya yun, nag-subside na yung tubig. Kaya nawala na rin yung takot ng mga tao na nasa area namin dito. Over. Tempero, yun nga naalala nga rin kita kahapon dahil yun nga, baha. At pagka ganon,
just in case of emergency, ano mang oras, itong radyo naman sa akin is 24 hours na bukas. Hindi ko pinapatay. Tawag ka lang dito sa radyo. Ako naman tayo rito, hindi tayo nawawala ng signal. Tawag ka lang para kung sa kanin kinakailangan ng tulong, ano mo naman pwede tayo pumontak sa local government natin gamit yung radio. Kaya pwede tayo magpadala ng mga re-response dyan sa area kung sino man ang nangangailangan. Oh, Jero, thank you. Malaking bagay talaga pagka may radyo tayo sa bahay. At least mawala man yung katulad kahapon nung kasagsagan ng ulan. Namatay yung kuryente rito sa area. Itong radyo naman natin, 12 volts. Pwede sa 12 volts. Kaya, Oscar Kilo pa na magagamit natin. Kung ano ba ang magpapareski tayo. Patulad ng pinanggit mo, pwede tayo mag-shout sa mga local government. At least magagamit natin yung radyo. Mawala man ang telepono o communication dahil sa weather condition. At least makakakontak pa tayo sa local government. Kaya malaking bagay talaga yung paggamit natin ng ano, ang radyo. Over. Radyo na ako. Sinabi mo pa. O sige, maraming salamat sa pagpulot din sa amin. Magandang gabi dyan at 73 Pure Station and 4 Power. For at acknowledge your station Alpha 5. O diba mga katry, madali lang gumamit ng radyo? Na-enjoy nyo ba ang pag-uusap ni Alpha 5 at saka ni Alpha Romeo? Nakita nyo rin kung saan nila ginagamit ito. Nakita nyo rin kung ano ang maaaring kapakinabangan ng paggamit ng radyo. May masasabi ka pa ba, Alpha 5? O ayan mga katry, nakita ninyo kung paano ginagamit yung mga radio natin para tayo makakontak sa iba. Lalo sa panahon ng mga disasters, mawalan man tayo ng internet, mawalan man ng signal, mawalan man ng kuryente, basta may radio tayo or 12 volts battery, takbo pa rin, makakakontak pa rin tayo sa iba. Sa susunod ng mga episodes natin mga katry, marami pa tayong mga pag-uusapan, marami pa tayong mga pagkukwentuhan tungkol sa paggamit ng ating mga two-way radios. Kaya kita-kita tayo next Saturday, dito lang sa Try to Contact. O baka naman mga katry, isipin nyo, ang lalapit naman ng mga kausap dito lang sa Cavite. Sige po, mag-try naman tayo ngayon, nagtatawag ng station ng mas malayo. Pupunta tayo ngayon sa Lipa City Station at tingnan natin kung sino ang makukontak at kakausapin ni RDY. Punta tayo ngayon sa station ni RDY. Magandang araw mga katry, si RDY pumuli dito sa Lipa, Batangas. Last week, sinabi ko sa inyo na kayang mag-communicate ng HF Marine Radio kahit pa daan-daan milyan layo dito. Ngayon, sa pagkakataong ito, nais kong ipakita sa inyo kung paano ginagawa ng HF Radio ang bagay na yun. Kaya David! Okay. Ayun, magandang hapon po ulit, Kuya. Kuya, location nyo nga po ngayon? Location, over? West Philippine Sea. West Philippine Sea, sa Palawan, over? Over. Kamusta po ang weather conditions sa inyong lugar ngayon? Kalmada na. Yun. Ano po radyo ang ginagamit nyo ngayon, Kuya? PRO. Maganda. PRO. Yan yung kay, ano? Yung kina... Conceal, over? Roger. Ayun. Ganda. So, simula dito, Kuya, sa akin, sa lugar ko, sa Batangas, mga ilang milya po hanggang diyan sa inyo, over? Oo, mayroon yung 200. 200 miles, over. Pero malinaw pa rin po ba ang dating ng ating HFD yan, over? Malinaw! Kayo rin po, malinaw din po ang dating nyo dito sa amin. So, kamusta po ang kalagayan nyo diyan ngayon sa West Philippine Sea? Okay naman, kalmada naman, ayos naman na tayo lang dito. Ayun, okay. Sige po. Kaya David, salamat po ng marami at ingat-ingat lang sa biyahe, over. Okay, maraming salamat din. Okay, salamat po. Ayan, nakita nyo mga katry, grabe no?
ang kausap ni RDY ay nandoon sa West Philippine Sea. Malayo, di ba? But actually, mas malayo pa ang kayang abutin ng radyo, mga katry. Pwede itong umabot sa ibang bansa. Oh, by the way, ang gamit ni RDY ay HF at ang gamit kanina ni Alpha Lima at saka ni Alpha Romeo ay VHF. Ano ba ito? Oh, susunod na mga segments ng ating show, pag-uusapan natin kung ano ang HF, kung ano ang UHF at kung ano ang VHF. Kaya tutok lang lagi dito sa ating show. Ito naman mga katry, ang susunod na pag-uusapan natin. Nagpaplano ba kayo magkaroon ng radyo? Ano ba ang kailangan para magkaroon ng radyo? At para saan ba natin ito? Ano ba ang bagay para sa paggagamitan natin? Meron tayong inanyayahan na isang kaibigan ko, isang amateur radio operator din siya, at ang isang electronics and communications engineer. Siya ang tutulong sa atin para ipaliwanag at maintindihan natin kung ano ang dapat natin malaman sa iba't ibang klase ng radyo. Panoorin natin siya. Thank you for inviting me, EMQ. Mga katry, alam nyo ba, simula nung pag-usapan natin dito sa TriPH Media, yung paggamit ng radio communication equipment, ang dami nagtatanong kasi gusto daw nilang bumili ng radio, pero hindi nila alam kung ano ba yung radio communication equipment na bagay sa kanila. Well, ang sagot po dyan ay depende. Kasi po, depende yung communication device na gagamitin nyo sa kung saan nyo siya gagamitin. Halimbawa, gagamitin niyo po ba siya for personal? Halimbawa, kung magta-travel kayo, may ilang mga sasakyan, tapos magko-convoy kayo. Syempre, gusto niyo na makakapag-usap kayo para walang naiiwan, walang naliligaw. And very, very useful po dyan ang radio communication equipment. O kaya naman, gusto niyo umakyat ng bundok, gusto niyo mamasyal, at walang signal dun sa lugar na yon, very, very useful ang radio communication equipment. At sa ganyang application po, ang masasuggest namin na bagay sa inyo ay yung tinatawag na SRRS, yung Short Range Radio Service na radio. Ngayon, yun po kasi yung pinakamadali na i-acquire na type ng radio unit kasi hindi mo na kailangan ng license to operate. Kailangan mo lang ng permit to purchase at pagkatapos ay bibili natin yung radio equipment natin sa NTC accredited na supplier. So, paano ba natin malalaman na yung supplier ay NTC accredited? Well, simply lang po. Una, hingi tayo ng official receipt. At pangalawa, hingi tayo ng kopya, photocopy ng NTC registration ng unit na yon. So, isang papel lang po yon na nakalagay doon yung number of units na na-register nila sa NTC together with yung serial numbers. At nandun nakalagay yung radio unit na binili po ninyo. So ganun, yun yung pinakamadali. Ngayon, kumusta naman kung gagamitin nyo siya for business? Halimbawa, kung maliit lang naman yung business nyo, o kaya sa family lang, na siguro may malaki kayong compound, tapos may ibang mga bahay dun sa compound, o kaya naman yung bahay nyo is multiple floors, gusto nyo makapag-usap-usap. Well, bagay din yung SRRS sa ganyang application po, no? Tsaka sa mga small business. Pero kung medyo malaki na yung business, although pwede pa rin naman yung SRRS, ang usual na ginagamit po is commercial band radio o yung commercial radio na tinatawag. At ang difference po niyan sa SRRS ay kailangan na umattend ng seminar sa NTC. At pagkatapos, after ng seminar, kailangan yung kumuha ng Radio Operator's License, yung tinatawag po na RLM. Katulad po nito. Ganyan po yung ibibigay nila sa inyo. Maliit lang siya na ID. Ang RLM po, ibig sabihin is Restricted Radio Operators Land Mobile. Ayan. So, yan po yung certificate na makukuha po ninyo. Pag meron na po kayo nito, ay pwede na kayong gumawa ng permit to purchase ulit. Kumuha kayo ng permit to purchase. And then, bili na rin kayo ulit ng radio unit sa isang NTC accredited supplier. Ngayon, kung ang gusto nyo naman pong application is for hobby, gusto nyo malaman yung hiwaga ng radio communication equipment at gusto nyo talagang i-explore dahil ito po isang technical hobby, ang bagay po sa inyo ay amateur radio units. Ano naman yung amateur radio units at paano siya makukuha? Well,
hindi kagaya ng SRRS at saka ng commercial. Medyo mas mahirap kumuha ng amateur dahil unang-una, kailangan niyo umattend ng seminar. Pangalawa, kailangan niyo mag-take ng at pumasa doon sa exam na binibigay ng NTC. Kapag nakapasa na po kayo sa exam, ay magkakaroon na kayo ng radio operator's license na kagaya po nito. At dito po ay bibigyan kayo ng NTC ng call sign. Ako po, ang binigay ni NTC na call sign sa akin ay 4 Golf 1 Echo November India Class C radio operator's license. At kapag meron na po kayo nito, pwede na kayo ulit kumuha ng permit to purchase and then pwede na kayo ulit pumili ng radio communication unit po ninyo sa NTC accredited na supplier. So yun po yung difference nung tatlong klase ng radio communication equipment. So again, three types of radio communication device: SRRS, commercial, and amateur. So ano yung bagay sa inyo? Depende po kung saan nyo siya gagamitin. Maraming salamat ha, Engineer Malyari o si ENI sa inyong pagpapaliwanag at sa pag-joining nyo sa ating show. Sana mga katry ay marami na naman kayong natutunan sa ating show. Ano ba ang i-expect natin next week? Paano ba kumuha ng lisensya? Anong mga requirements? Anong mga units ba ang accredited, ang approved ng NTC para gamitin? Saan ba tayo bibili ng radio units at mga accessories? Pwede bang kung saan-saan lang? O may mga specific ba na mga stores, mga suppliers na kailangan dealers na doon lamang tayo kukuha? Ayan, tututo kayo next week uli para matutunan natin ang mga bagay nito. By the way, bago tayo magtapos, si RDY po ay meron lang siyang gustong pasalamatan. Shoutout ko nga pala aking pamilya, sa aking mapagmahal na misis, si Lani, aking dalawang anak, si Lala at si Tom, tapos sa dalawang gustong itry ang aking ginagawa, si Raven at si Agi. Salamat RDY at salamat sa lahat ng mga tumutulong sa iyo dyan sa Liwa Station. By the way, syempre ayaw ko namang palampasin na hindi ko pasasalamatan si Gia. Salamat kay Gail at salamat din kay Rian sa lahat ng suporta nila at sa laging pagtulong nila sa pagre-record at sa aking production dito sa Amadeo Station. Uy, salamat din na Sheila at salamat din kinakambal sa laging pagtulong ninyo kay Alfa Romeo. Pero alam nyo ba mga katry, ang June 12 ay isang special na araw yan. Hindi ko tinutukoy ya, yung sineselebrate ng buong Pilipinas, pero pwede rin dahil itong kakilala namin na special ng mga tao ay yung kanilang wedding anniversary na June 12. At the same time, buong Pilipinas din ang nagse-celebrate nito. Gusto kong batiin ng happy wedding anniversary for 38 years si Sir Edward and Tess Litonua. Nandyan sila sa San Diego, California. Maraming salamat ho sa suporta nyo sa amin. Hindi pa namin kayo nakakasama pero damang-dama namin ang inyong suporta sa amin. Oy, honey, huwag ka rin magtampo. Binabati din kita. Ingat ko kayo lagi dyan sa San Diego, California. At maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan na laging tumututok at nanonood sa ating mga programs. Kaya mga katry, dito ko uli nagtatapos ang isang show ng Try to Contact. Sana po tutok kayo lagi tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Ito po ang inyong lingkod at ang inyong host, si EMQ. Contact na! Sabihin nyo na kung anong frequency kayo. Sabihin nyo na kung anong club kayo. Saan namin kayo pwedeng kontakin at i-feature namin kayo sa show na ito. Salamat po!